mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, probinsya na Aklan, sa mga Kalibog Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable FB page at Community Channels 1 at 24. At narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw, ikatatlo ng Enero, taong 2023. Puspusan na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Kalibo para sa selebrasyon ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival ngayong taon. Lagpas 2,000 uniform police ang nakatakdang i-deploy sa week-long celebration. May detalye sa balita si Era Joy Briones. Patuloy ang paghahanda ng Local Government Unit ng Kalibo at Kalibo Ati-Atihan Festival Board para sa nalalapit na selebrasyon ng Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. Umabot sa 2,400 uniform police ang nakatakdang ide-deploy sa bayan ng Kalibo sa pag-arangkada ng in-person week-long celebration ng Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. Bukod sa mga kapulisan ay may iba pang force multipliers na magbabantay para masiguro ang kaligtasan ng mga deboto, merrymakers, turista at mga bisita sa papalapit na Santo Niño Ati-Atihan Festival. Magsisimula ang selebrasyon sa aktividad ng Ati-Atihan Fashion Festival na isasagawa sa Museo Itakan, kung saan ang highlight nito ay ang Piña Cloth Products sa pamamagitan ng pagmodel ng mga dress at gowns na isusuot ng mga Akanong Beauty na nanalo sa national at international pageant. Susundan ito ng Barter of Panay, kung saan ipapakita dito ang pinagmulan ng Festival ng Kalibo na kinilala bilang Mother of All Philippine Festivals. Marami pang aasahan na mga aktividad sa darating na selebrasyon ng Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023. Erichie Briones, Kalibo Cable News. Pasok sa 2022 Top Western Visayas District Representative, si Aklan 2nd District Congressman Tidorico Haresco Jr. matapos ang isinagawang national survey. May detalye sa balita si Jelen Rosales. Pasok sa 2022 Top Western Visayas District Representatives, si Aklan 2nd District Representative Tidorico Haresco Jr. sa isinagawang national survey para sa kanilang kabuuang performance para sa taong 2022. Kinilala si Congressman Haresco na top 3 na kung saan nakakuha ito ng 89% sa kanyang performance score, alinsunod sa mga factors na kinakailangan kagaya lamang na representation, legislation at constituent service. Ang Boses ng Bayan Survey ay sinimulan nito yung 27 ng Nobyembre at nagtapos nito yung 2 ng Disyembre sa pangunguna ng RP Mission and Development Foundation Incorporated o RPMD na isang independent non-commissioned nationwide survey for district na kinabibilangan ng 10,000 na respondents. Isa sa mga itinanong sa survey ay kung sumasang-ayon o hindi ang mga respondents sa pamumuno ng isang congressman o congresswoman at kung tumutupad ba ito sa tungkulin na kanyang sinumpaan. Jelena Rosales, Kalibog Cable News. Pagdiriwang ng bagong taon sa kabiserang bayan ng Kalibo, naging mapayapa. May detalye sa balita si Era Joy Briones. Naging mapayapa ang selebrasyon ng bagong taon sa bayan ng Kalibo. Ayon kay Inspector Carlos Magbanua, Deputy Municipal Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Kalibo, na wala silang natanggap na anumang report noong New Year's Eve na may kinalaman sa sunog, paputok o aksidente sa kalsada. Ito ay dahil sa koordinasyon ng iba't ibang force multipliers, volunteers at lokal na gobyerno. Samantala, sa kabilang bahagi naman patuloy pa rin ang pagsasagawa ng fire safety tips ng BFE Kalibo upang paalalahanan ng publiko sa kung anong dapat na gawin para maiwasan ang sunog. Erichie Briones, Kalibog Cable News. Ilang lugar sa bayan ng Nabas na nakaranas ng pagbaha, hinatira ng tulong. May detalye sa balita si Nika Bautista.
Dahil sa walang tigil na ulan at biglaang pagtaas ng level ng tubig, ay binaha ang ilang lugar sa bayan ng Nabas nitong December 30, 2022. Agad namang naglibot at personal na naghatid ng tulong si Sangguniang Bayan Member si Siron Mayton Palanog sa mga residente ng nasabing bayan na lubusang naapektuhan ng baha. Namigay ito ng food packs na naglalaman ng bigas, tinapay, kape at iba pang pangangailangan ng mga Nabas noon. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa personal na pagbisita ni SB Palanog sa kanilang tahanan upang personal na iabot ang nasabing tulong. Tiniyak naman niya na patuloy siyang maghahatid ng kaunting tulong sa oras ng mga kalamidad. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Libo-libong turista na itala sa isla ng Boracay na tinatayang nasa 170,000 ang bumisita sa buwan ng Disyembre sa taong 2022. May detalye sa balita si Jilen Rosales. Umabot sa lagpas 170,000 na tourist arrival sa isla ng Boracay ang naitala para sa buong buwan ng Disyembre. Ang nasabing bilang ay batay sa inilabas na datos ng Malay Boracay Tourism Office nitong ikadalawa ng Enero. Nakapagtala ng kabuuang bilang na 172,852 na mga turista. Sa naturang bilang, nakapagtala ng 138,096 na domestic tourists, habang ang overseas Filipino workers ay 6,310 at ang foreign tourists naman ay 28,446. Karamihan sa mga ito ay mas piniling magdiwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon sa isla ng Boracay kasama ang kanilang pamilya. Samantala, inaasahang lalo pang dadami ang magbabakasyon sa isla ng Boracay, lalo na ngayong papalapit na ang summer. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Narito na ang bago nyong makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. Expanded Solo Parents Act, isinusulong ni Kalibo SB Member Agosto Tolentino. May detalye sa balita si Era Joy Briones. Nais ni Kalibo Sangguniang Bayan Member Agosto Tolentino na magsagawa ng Resolution of Support sa Republic Act 11861 o Expanded Solo Parents Act. Ang ceremonial signing ng Implementing Rules and Regulation or IRR ng nasabing batas ay isinagawa noong September 29, 2022. Nakasaad dito na magbibigay ng 15% na diskwento sa mga school supplies, 20% na diskwento sa hospital bills, 20% na diskwento sa mga amusement theme at magbibigay ng exemption sa kanilang mga anak sa pagbayad ng VAT. Ayon kay SB Member Tolentino, malaking tulong ito para sa mga solo parent sa pagtaguyod ng kanilang mga anak. Eric Chibriones, Kalibo Cable News. Chinelas pamasko para sa pandemya program, naging benepisyaryo ang Navitas Daycare Center. May detalye sa balita si Nika Bautista. Isa sa mga naging benepisyaryo ng Chinelas Pamasko para sa Pandemya Program ay ang 30 mag-aaral ng Navitas Daycare Center. Ang pamamahagi ng mga regalo ay ginanap sa Navitas Covered Court sa bayan ng Numansha. Nakatanggap sila ng tigi-isang pares ng chinelas, school supplies at hygiene kits. Pinangunahan ito ni ALS Interactor President Sandra A. De La Cruz, Teacher Julie D. Hanas ng Numansha Integrated School, katuwang sina ALS Learners Freya Luz Sarabia at Daniel Fernandez. Pinasalamatan din ng suporta ni Teacher Lizel Tafala Abedanyo at ng punong barangay ng Navitas na si Honorable Franny Reyes. Ito ay naging matagumpay sa pagsisikap ng ALS Interact Club of Kalibo, Imagine Rotary at iba pang mga sponsors. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Dumalo ang mga tourist frontliners at mga stakeholders sa bayan ng Malay
sa isinagawang CPR training ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na layong mabigyan ng kaalaman lalo na sa mga medical emergency. May detalye sa balita si Erajoy Briones. Nagsigawan ng CPR training ang Malay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa ilalim ng administrasyon ni Malay Municipal Mayor Honorable Frolibar Bautista nitong ika-30 ng Disyembre. Dalawang batch ng CPR training ang isinagawa ng MDRRMO Malay, kapartner ang Philippine Heart Association and Philippine Red Cross na ginanap sa CBT-MPC Building, Katiklan at sa La Carmela de Boracay. Ang naturang aktividad ay may temang Save a Life, Learn CPR, Let's Make Malay a CPR-Ready Tourist Destination. Dumalo sa nasabing training ang mga tourist frontliners at stakeholders, ganun din ang mga miyembro ng Malay Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Don Dexty de Dios. Layunin ang naturang training na magbigay ng kaalaman kung paano manatiling kalmado sa gitna ng medical emergency para matulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong at maging CPR-Ready Tourist Destination ang bayan ng Malay. Ero Chibriones, Calibo Cable News. Sa pagsisimula ng taong 2023, paglilinis sa dalampasigan ng isla ng Boracay ang ginawang aktibidad ng Malay Tourism Office. May detalye sa balita si Jilen Rosales. Sinimula ng mga kawani ng Malay Tourism Office ang taong 2023 sa paglilinis sa isla ng Boracay. Tulong-tulong ang mga empleyado sa pagpulot ng mga kalat sa dalampasigan na kung saan ay sako-sako ang nalikom na basura. Ang nasabing aktibidad ay bilang pangangampanya sa kanilang Project Pristine, isang wide clean-up drive ng lokal na pamahalaan ng Malay na kung saan nilalayo na mampanatili ang kalinisan at lunti ang kulay ng isla. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Municipal Tourism Office sa mga tourism frontliners, establishmento at iba pang pribadong grupo na patuloy ang pagsuporta sa nasabing proyekto. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Bilang matagal ng tutol sa Senator Alan Peter Cayetano sa Isabong, executive order na ipinalabas ni President Marcos Jr., kinuminda nito. Narito ang ulat ni Nika Bautista. Bilang matagal ng tutol si Senator Alan Peter Cayetano sa Isabong, ay nagbigay ito ng pahayag sa inilabas na Executive Order No. 9 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong ika-28 ng Disyembre 2022, kung saan formal na naguutos ng patuloy na isuspindi ang lahat ng operasyon ng Isabong sa buong bansa. Ito ang naging tugon ng Senador nitong Disyembre 29, 2022 sa inilabas na EO No. 29. Naniniwala ang Senador na ito ang kailangang hakbang upang protektahan ang mga Pilipino at maiwasan ang negatibong epekto ng online gambling tulad ng addiction at pagkalulong sa utang. Dagdag ni Cayetano, maganda umanong ipagpatuloy ang nasimulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtigil ng lahat ng Isabong operations sa bansa. Matatanda ang nagsimula ang operasyon ng Isabong sa bansa noong 2021 matapos aprubahan ng Kongreso ang lisensya ng operators na kung saan tinutulan ito ni Senator Cayetano na kongresista pa ng Taguig at Pateros ng taong iyon. Naging controversial ang Isabong operation sa bansa dahil sa mga unresolved case tungkol sa pagkawala ng 34 ng mga sabongero na hanggang sa ngayon ay hindi pa sila nakita at tinatayang nasa 2 taon na silang nawawala. Isa si Senator Cayetano sa mga hindi nagkulang na magbigay sa taong bayan ng warning tungkol sa masamang epekto ng sugal sa mga kabataan at sa pamilyang Pilipino. Sa kabila ng paglabas ng administrasyon ng EO laban sa Isabong, nangako si Senator Cayetano na tututulan niya at susubaybayan ang lahat ng klase ng online gambling at Isabong sa bansa. Nika Bautista, Calibo Cable News. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si Randy Nacuspag at ito ang Calibo Cable News.